ulitin nga natin yung kanina. Sinasabi mo, pinagmamalaki mo na ito na talaga ang ang project na magseselos, ang napakagandang si Carmina Villaruel. Yes, because naku, Mina. Ngayon pala magpapasintabi na ako dahil baka magselos ko sa mga eksena namin dito ni Zorro. Oo, ni Zorin. Pero kasi dahil yung role ni Zorin, mahal na mahal niya ako dito. No, bilang Mayor Alfonso, mahal na mahal niya si Sasha Bonaventura. At ako naman, parang hindi pareho yung isinusukli ko kay Mayor, kaya abangan nila. Kasi alam mo na, dahil nga na-miss ko ang pagkukontrabida na talagang todo, kaya ito, excited ako, nababalik ulit ako sa serye at magkontrabida. So maalindog ang role mo dito kasi para kabaliwan ka ng Mayor, di ba? At para kabaliwan ako ni Roy Vinson. Abangan niyo. Talaga? Oo, isa pa yun. Mas pa naman si Roy. Ay, naku, iba talaga. Kaya sabi ko, doon una ang nag-reaction ko, sigurado ba kayong para sa akin to role na to? Pero yun nga, yun ako, alam mo, nabibro ako doon. Ay, nako, iba. So, ano ka rito? Mapaglaro ka? Oo, mapaglaro. Sa mga lalaki? At saka yung, alam mo naman, yung kung saan ang power, nandun ako. Yung ganon. Ayoko nung stagnant. Pag stagnant yung career, ay, babu. Ganon, oo. User, hustler. Yaro, hustler. Hindi mo naman ginagamit ang katawan mo rito para ma-achieve. Si mami nandiyan. Para ma-achieve ang mga gusto mo. Well, abangan na lang nila, di ba? Pero hindi, yung in-offer sa'yo, yun nga tinanong mo, para sa akin ba talaga ito? Kasi oo, medyo seryoso. Usually, kasi pwede ka naman kontrabida, pero ikaw talaga yung ano. Pero may pagka, parang, I find it, syempre, hindi naman ako para, di ba, magpakita ng anything. Pero, kumbaga, napaka daring sa totoo lang nung ano, nung character, di ba? Na para lang sa power, para lang sa ano, talagang hahamakin niya yung lahat ng ganun. So masama pala talaga. Yes, yes. Ito na lang, anong feeling na yung bida and the lead kontrabida? Ikaw tsaka si John, mga magkakapatid. Yeah, sabi ko nga, proud na proud ako sa kanila, no? Lalo kay Ruru tsaka kay John, kasi pare-pareho kami na magkakapatid sa Iglesia ni Cristo, at nakikita ko rin naman gano'n sila ka-active sa church. Kaya nga sabi ko sa kanila, kahit gaano man kayo maging abala, answered prayer to, no? Pinagpapanata nila to na mabigyan silang pagkakataon na yung binigay sa kanila ng Diyos, ng Ama. Sana huwag nilang pabayaan, syempre, yung pagsamba o kung meron man silang tungkulin sa church, lalo na si John, meron siyang church duty. Nakikita ko naman, very, very active silang pamilya. Okay. Pero wala namang problema kahit gano'n pakasama ang karakter niya. Ay, oo naman. Syempre, ang role naman, ever since naman, di ba, Mara Clara pa lang, sobrang sama na ng role ko. Pero dito kakaiba na kasi yung level ng kasama. Syempre, mas medyo matured, di ba? Dun sa bata, sampal-sampal lang. Oo, syempre, nakatikim si Soren sa akin dito, ha, nang alam mo na. Oo, nang matagal-tagal ko rin na-miss, no, ang makapanakit. Pero alam mo naman, nagagawa ko lang sa mga serye, sa mga palabas, kaya exciting. Hindi dahil sa excited ako manakit sa totoong buhay, kundi alam mo yun, namimiss ko rin ngayon mga ganun na pagiging masama, kasi hindi mo naman magagawa yun sa totoong buhay. Ayan. Wala pa naman, Zorin, parang kinahihiya ako. Uy! Aminin mo, yun yung role ni Mayor Alfonso. Ano? At ito po yung pagbabalik serye ko actually, because ang tagal kong hindi gumawa ng teleserye, my last was Madrasta, and then in-offeran nila ako, puro po lock-in, and ayoko mag-lock-in that time because sa mga anak ko. Until finally, right timing talaga, God's perfect time. Thank you again, Kuya Michael. Kasi yung sinabi niyang Black Rider. Of course, and working with Ruru again, mga kapatid ko sa pananampalataya, with John Lucas din. No? I'm so happy and proud of them, sa mga batang ito. Mababait, marespeto, mahuhusay na mga batang aktor. Kaya proud na proud ako sa kanila. Working with Katrina again and again, kasi maraming beses kami nagka-trabaho. First time to work with Yasi, though hindi kami nagka-eksena, pero sa tent, kain kami ng kain. Ayan, doon kami nagkaka-bonding sa party ni Direk Romel. Doon kami una-una nagka-bonding kami nila Janus ulit, tawanan kami ng tawanan. And of course, ang bago kong barkada, Miss Rio Loxin. Iba talaga appeal ko sa kanila eh, Carmi Martin, Rio Loxin, di ba? Oo, talaga nga yan, bago kong best friend yan, si Rita Rio. Hindi, pero also, of course, Joem, I've worked with Joem habang may buhay before. Joem! Pero hindi pa tayo nagkaka-eksena, Joem dito, no? Yun. And ito naman sila Jason, lagi ko siya nakikita sa guesting. Si Xavier, itong mga batang to, I'm proud of them kasi napaka marirespeto nila. Though, nagkasama na kami sa dressing room, siyempre, no, na sa loob ng, of course, with Raymond also, no, siya ang lagi mo ka-eksena. Pero, ito tayo.
masarap po magtrabaho, no, na nilook forward mo every taping day. At sana mas maging madalas. Sana nga po, sana nga po. Depende po sa writers po natin yan. Yes. Alam mo naman, may apat tayong anak, so sana mas madalas, di ba? Idamay mo na ba dyan? Gusto naman tayo onion nito. Hindi. Pero hindi po, biro lang po yun. Pero sabi ko nga, forever grateful and of course, una sa Panginoon, pero sa GMA News and Public Affairs because sa mga gandang proyekto nito, naiisip po nila kami at nagiging bahagi kami. Kaya naman maraming salamat po sa inyo. Yes, thank you so much Lloyd Arceo for my gown. Ay hindi, maraming salamat po. Alam mo naman, si Mayora hindi pwede magpabaya. Thank you. My next question is for...